Naranasan mo na ba yung ganito? Merong isang tao na gustong gusto mo, pero hindi niya alam. Tapos nagdesisyon ka na aminin yung nararamdaman mo sa kanya. Gusto kita. Tapos biglang, alam mo, okay ka naman eh. Pero, tingin ko mas maganda kung magkaibigan lang tayo. Tayo ng sakit, di ba? Yun! Alam. Miss ko. Matagal-tagal at matagal talaga akong hindi nakapag-vlog. Medyo naging busy ngayon taon eh kasi 4th year high school na ako at yun, graduating student. So hi sa mga gagraduate dyan! So yan, nandito ako ngayon para ibigay sa inyo ang iba't ibang eksena kapag na-friendzone ng isang tao. Napakasakit nga naman ma-reject ng taong mahal mo. Yung tipong ma-reject ka dahil hindi mo naman nakuha kung ano yung gusto mo. Kahit binigay mo na lahat, naging generous ka na, pero wala. Wala akong ibang pwedeng gawin, kundi tanggapin na lang na hanggang magkaibigan lang talaga kayo. Bakit pa kasi ganun eh, no? Magbibigay ng motibo yung ilan, pero hindi naman nila kayang panindigan. Yung tipong akala mo may pag-asa, akala mo may something, pero sa huli, wala naman talaga. Ah, alam mo, tag ko na itong gustong sabihin sa'yo eh. Pero ngayon sabihin ko na. Gusto kita. At handa akong ligawan ka, kung okay lang sa'yo. Gutom lang yan. Ginawa at ibinuhos mo na ang lahat. Binigay mo na ang oras, atensyon, effort, pagmamahal. Lahat ng mga bagay na inaasam ng karamihan. Pero sa uli, ayun. Friendzone ka nga lang talaga. Gusto kita. Ano ka ba? Para ka na kayang kuya sa akin. Yan, sakit di ba? Tapos ito pa, naramdaman mo na ba yung feeling ng mind love ka sa best friend mo? Ito, tagal ko nang gusto sabihin sa'yo eh. Gusto kita. Tropa kaya tayo? No, ito ay isa sa mga pinakamahirap na mararamdaman mo sa isang kaibigan. I mean, given na mahal mo ang lahat ng kaibigan mo. Pero itong isang kaibigan na to, may special na pagtingin. Yung tipong gusto mo, may patunguhan kayo. Yung tipong hinihiling mo na magkaroon ng next level yung pagkakaibigan mo. Yung balang araw gusto mo siyang alagaan, balang araw gusto mo siyang angkinin. Ganon ka-special, di ba? Gusto kita. Anong trip yan, Dre? Kasi pag nai-inlove tayo dapat sa best friend natin o sa kaibigan natin, tanggapin na natin na posible tayong mawalan. Posible kang mawalan na isang kaibigan. Marahil sa oras na umamin ka, eh hindi niya natripan yung gusto mong pag-amin, pwedeng magbago yung lahat. Pwedeng yung inaasam-asam mo na next level ng relationship nyo, ay biglang gumuho. Ito yung mga kadalas. Ito yung mga kadalas na senaryo pagkatapos mong marinig yung mga pamatay niyang linya na, alam mo, okay ka naman eh. Pero, tingin ko mas maganda kung magkaibigan lang tayo. Kaibigan lang tayo. Kaibigan lang tayo. Oo nga. Sabi ko na. Mas okay lang kung magkaibigan lang tayo. Ha? Di ba sabi mo more than friends na tayo? Kaya ano ibig sabihin ng mga pag-akbay mo sa akin? Tapos ang sweet-sweet mo sa akin. Tapos pinakilala mo pa ako sa mga magulang mo. Sabi mo, ma! Sabi mo po. Ano ibig sabihin nun? Kaibigan lang tayo. Eh, di wow! Kaibigan lang tayo. Mas okay lang kung magkaibigan lang tayo. Loko ba? Joke lang kaya yun! Loko lang kita! May iba akong gusto. Ang kapal naman ng mukha ko gusto yung kita. Asa naman? Hello! Yeah! Mas okay lang kung magkaibigan lang tayo. Kasi, pero sana hindi pa rin tayo matapos. Pagkakaibigan natin, sana ganun pa rin. Kasi nandito lang naman ako. Mas okay lang kung magkaibigan lang tayo. Ha? Sino ka? Kilala. So
ito, pangkalahatang tip lang. Kapag binalak mong ligawan at magkaibigan pa lang kayo, huwag mo masyadong lalambingin. Kasi ayan, pag sinanay mong malambing ka sa kanya, eh malaki ang chance na ma-friendzone ka niya. Kasi nga, magkaibigan pa lang kayo, eh landian na kayo na landian. May mga signs kasi yan eh. Huwag mong laging aamuhin. Iparamdam mo lang na special siya. Okay na yun. So ito, tip ko naman sa mga kalalakihan. Umiwas ka at huwag ka pumayag kapag tinatawag ka ng kuya, brother, father, papa, ng mga babae. Kasi punyeta, wala ka ng pag-asa dyan. Kamag-anak zone ng tawag dyan. Kapag sinimula ka ng tawagin ng mga ganyan, Diyos ko Lord, asa ka pong sagutin ka ng mga yan. Yung pakiramdam kasi kapag naganon ka na, yung parang kang binalatan ng buhay, tapos pinapatakang ka unti-unti ng kalamansi. Parang pinapalasap sa'yo na hanggang kaibigan ka lang, wala nang hihigit doon. Friends lang tayo, kuya lang kita, dahil sa sobrang kabaitan mo. Pero ito ah, totoo lang wala namang masama kung susubukan mo na aminin sa taong gusto mo. Inararamdaman mo. Kasi pwede namang hindi sila mag-stick sa desisyon nila. Kasi kapag yan, walang nakilala na tunay na magmamahal sa kanila. Sa'yo at sa'yo rin naman babagsak yan. Kapag medyo no choice na sila. Sabi kong awkward ng ganun, di ba? Pero yun nga, life is about taking risks, ika nga. Pero kapag hindi naman nangyari yung mga bagay na inaasahan, mag-move on ka. Ituloy mo lang yung buhay mo. Magpakasaya ka lang. Kasi ipinanganak ka para maging masaya. At hindi para maging last option lang sa iba. Gusto kita. Gutom lang yan. So yan, ito ang iba't ibang ganap kapag nape-friendzone ka. Meron ka pang naisip o baka may kulang pa ako? Pwede mo i-comment yun sa baba. O kung ano man yung sa loobin mo dito sa mga sinabi ko, pwede mo i-comment din yun. So, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe ka na din. And support Filipino Vloggers. Bye!